dagdag na flavor na minsan pag dilasano, ano kaya yung kasi medyo kumonti na yung sauce, no? Kumbaga parang nasi-steam lang ba yung gulay? Of course, titikman natin. Tamang-tama lang ang lasa. Gaya ng sabi ko, birthday ko po, February 6, February 7 ang aking kuya, February 8 ang aming ate, at February 10 ang aming bunso. So, 1 week celebration, kaya kami nandito. So, maraming kainan na magaganap, kaya samahan niyo po ako ngayong araw na to at isi-share ko sa inyo ang aming mga lulutuin for our lunch, dinner, merienda. Marami po kami isi-share sa inyong recipes. So, tara na, pumunta na tayo sa kitchen! Hello everyone again! So, gaya ng sabi ko, today is our celebration ng birthday namin magkakapatid. Ang toko ko ngayon for lunch. So, ngayon unahin natin yung pata tea. Okay, pakita ko lang sa inyo yung mga ingredients. Of course, I have my pata. Pero, pinaslice ko na siya. Hindi buong pata yung gagamitin natin, no? Para hindi mahirap palang butin. Meron naman kayong mabibili yung mga pata slice sa mga groceries. I'm sure marami kayong makikita ng ganyan. Meron mga buo. Merong mga sliced para nga mas madaling tainin. It's your preference kung anong gusto nyong kunin na klase ng pata. Buo or sliced, whatever, it's okay. And then of course, we have our pechay na sa huli natin to ilalagay. Shiitake mushroom, the brown sugar, toyo, pepper, and meron akong agave nectar. Nabibili to sa SNR groceries. May makikita kayo to. Parang siyang honey. It's healthy also. Pero iba kasi yung flavor na nabibigay niya. Mas matamis siya yung lasa niya kaysa sa sugar or sa honey. Pero hindi siya unhealthy. So nilalagay ko siya on the last part. Kung halimbawa sa tingin ko kulang yung tamis na hinahanap ko para dun sa sauce ng pata team, ito yung nilalagay ko na pampalasa pala, pampalinamnam na flavor. Umpisahan natin, palagay na natin yung pata dito sa pan. Ayan, papalambutin muna natin yung pata dahil napakadami nila at marami tayong papakainin. Lagay natin sa ilalim yung mga malalaki. And then, soy sauce. About 1.5 cups. Kasi ayoko muna ilagay lahat. So hanggang sa naluluto siya mamaya, hanggang sisip-sip yung sabaw niya, dun lang natin i-adjust ng i-adjust yung timpla para hindi tayo masobrahan sa alat. So siguro mga about 1 cup. Just as so na mamarinate lang siya habang nilulito. And then, hindi ko pa gagamitin lahat ng sugar. This is maybe about 1.5 cups din. Hindi ko alam kung gaano karami magagawa natin. Kasi this is 3 kilos of pata. And normally, pag nagluluto ako sa bahay, syempre, less than 1 kilo lang yung ginagamit ko. So ngayon, adjust na lang ng flavor. Kasi para hindi tayo masobrahan or makulangan. Ayan. So konti lang. Parang minamarinate lang natin habang pinapakuluan yung pata. Pepper. So, dahil sa inyo kung gaano karaming pepper. So, make sure lang na lubog yung pata natin kasi magsisip-sip ng sabaw yan mamaya. Lalapot ng lalapot yan. At dahil madami yung meat nyo, make sure na lubog yung mga meat. Dahil mamaya, kukonti yan. Okay. So, high heat kasi papakuluan natin siya. 2 to 3 hours, depending kung gaano karami yung meat na nilagay nyo, hanggang sa malambot na siya na nahuhulog na siya doon sa mga buto-buto niya. Then that's the time na okay na yung meat. Pag dumating tayo sa ganung point, saka ko aayusin ulit yung timpla. Okay? Okay, so ngayon medyo mga naka 45 minutes nang kumukulo yung meat natin, no? So dito ko palang ilalagay itong last 2 ingredients na kailangan sa pata team. For some star anise, and naglalagay ako ng konting bay leaf lang para meron ng dagdag na flavor na minsan pag dilasano, ano kaya yun? Pero hindi siya matapang. So isa lang, tansyahin nyo lang. Ako maglalagay lang ako ng mga 4 na star anise kasi 3 kilo itong meat na niluluto natin. So ngayon lalagay ko na, hindi ko siya nilagay kanina sa una para hindi masyado magkatas yung flavor ng star anise. Ngayon pa lang para tansya natin yung lasa ng star anise. So hintayin natin ito ulit for another maybe 2 hours bago talagang lumambot siya at maglasa natin. Okay,
Okay, so this time, lalagyan na natin yung shiitake mushroom kasi medyo kumonti na yung sauce, no? Para sumasama na rin yung lasa niya. Magbibigay na rin siya ng flavor. Alright, ngayon, papakita ko sa inyo. Ito na, happy na ako sa sauce. Siyempre, nag-evaporate na siya. Kumonti na, lumakot na siya. So, hindi ko na masyadong pinatuyo yung sauce para mamaya, paglipat natin yung mga pata, isasabaw natin siya, ibubuhos natin yung sauce. Ngayon, last part ay yung mga pechay natin. So, maglalagay lang ako ng konti just so na maglasa yung gulay dun sa sabaw natin. Pero hindi ko lalatin muna kasi pag kasinama mo yung pechay dito, nag-build kasi siya agad eh, kumukulubot. So, nawawala yung color niya. Siyempre, kailangan natin siya for pretty dito. So, ang gagawin ko dun sa other half, bablanch ko siya ng mabilis na mabilis and then lalagay ko siya sa gilid para hindi siya ma-overcook. So, ngayon, bago natin gawin yun, of course, titikman natin. So, kanina, nilagyan ko na siya ulit ng additional 1.5 cups of soy sauce and then additional 1 cup of sugar. Lasang-lasa na. Tamang-tama lang ang lasa ng star anise, yung bay leaf, tapos yung alat niya, hindi siya ganun kaalam. Pero may hinahanap ako, konting linam-nam lang, no? So, gaya nga ng sabi ko, gumagapit ako ng adabi na. So, lalagyan ko lang siya ng konti para meron lang tayong hint of additional sweetener na flavor na hindi naman overpowering. Ready-ready na ang ating pata. Malambot na. So, makikita nyo, oh. Yan. Super lambot na niya. Yung mga laman. Nagugulog na sa buto. Okay. So, ready na to. Ipi-plate na natin siya. Lalagay na rin ako ng konting pechay sa ibabaw. Hindi ko siya masyadong ihahalo sa sauce, ha. Kumbaga, parang nasi-steam lang ba yung gulay sa ibabaw. Siguro mga another 30 seconds to 1 minute and this is ready. Ipi-plate na natin. Alright, so plating na tayo. Ito na ang ating pata. Ayan o, so sobrang lapot na ng sauce natin. Okay. Shiitake mushrooms. Okay. So, sobrang lambot na niya, madurog na talaga yung ibang lamang. So, madaling-madali na siyang makukuha mamaya. And of course, our pechay. So, like what I said kanina, binunch na din siya. So, syempre, huwag tayong mag-serve ng kalat-kalat ang ating serving plate. Dapat pupunasan natin ng lahat. Yes! Pwede niyo itong partner na chili garlic. Yan, masarap na masarap yan kasama ng chili garlic kung anong mameron kayo dyan. Parang may pagka-Paris style yung dating niya. This is the finished product of my patatil. So, tara na, kainan na!